Magandang araw sa inyong lahat at welcome back po sa aming munting channel. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago pa lang po kayo sa aming channel, ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Inis ni binalibag ni Fakira ang sangkaterbang dyaryo na ginamit niya sa kanyang job hunting. Halos iyon pa rin ang mga job advertisement na nakalagay roon. Napuntahan na niyang lahat iyon at napasahan na ng resume. She was Fakira Amerol or Akira to her friends and family. Tubo Mindanao ang kanyang ina pero dahil sa kaguluhan doon ay napilitan sila manirahan sa Bohol kung saan siya isinilang at lumaki. Hindi niya alam kung sino ang kanyang ama. Putok sa buho ang tukso sa kanya na mga kalaro niya noong maliit pa siya, lalo pat apelido ng kanyang ina ang gamit niya. Nang lumaki siya noon niya nalaman mula sa kanyang ina na biktima ito ng panghahalay at siya ang bunga. Kaya raw wag na niyang tangkaing kilalanin pa ang kanyang ama. Mula pagkabatay pinangarap ni Akira na maging isang sikat na newscaster kaya ginawa niyang lahat para makapagtapos sa kurso mass communication sa isang maliit na kolehiyo sa Bohol sa kabila ng kanilang kahirapan. Sobrang saya niya nung magtapos na siya. Punong-puno siya ng pag-asa na makamit niya ang pangarap niya. Niyaya agad niya kanyang ina na lumuwas sa Manila dahil mas maraming oportunidad doon para sa kursong tinapos niya. Suportado nito ang pangarap niya. Ibinenta nila ang maliit nilang lupain sa Bohol at iyon ang ginamit nila sa pagduwa sa Manila. Umupa sila na maliit na paupahang bahay sa Makati. Subalit dumating ang malaking dagok sa buhay niya. Isang gabing umuwi ito ay hinold up ito. Nanlaban ito kaya sinaksak ito ng walang pusong hold upper. Mabilis namang nahuli ang may sala subalit malamig na bangkay ng kanyang inang nadatnan niya sa ospital kung saan ito isinugod ng mga taong sumaklolo rito. Halos magdilim ang buong mundo niya dahil ito lamang ang mayroon siya. She cried day and night. Nagluluksaman ay batid niyang kailangan niya magpatuloy sa buhay. Ilang buwan pagkatapos ilibing ang kanyang ina ay ipinagpatuloy na niya paghahanap ng trabaho. Alam niya na iyon din ang gugustuhin ito saan man ito naroroon. Pero hindi naging madali ang lahat. Hindi kasi niya inakala na malaking factor pala ang eskwelahang pinanggalingan ng isang aplikante. Ilang beses niyang naranasan ang diskriminasyon pero hindi pa rin siya sumuko at itinuloy pa rin niya ang pag-abot sa kanyang pangarap. May mga estasyon naman ng telebisyon na walang diskriminasyon pagdating sa eskwelahan. Iyon nga lang, iisang sagot din lang ang natatanggap niya at iyon ay ang tatawagan na lamang daw siya. Subalit sa ilang linggong paghihintay niya ay walang dumating ni isang tawag kaya pinanghihinaan na talaga siya ng loob. Ayaw naman niyang subukan ng mga lokal na dyaryo dahil telebisyon nga ang punterya niya. Pero mukhang may isang tabi na niyang pangarap dahil nauubusan na siya ng pera. Atrasado na nga siya sa upas sa bahay. Mabuti na lang at kaibigan niya, si Lenny, ang anak na may-ari ng paupahang bahay. Pero kailangan niya makahanap na ng kahit anong trabaho sa lalong madaling panahon. Isang araw ay binulabog ang pagmumuni-muni ni Fakira ng katok sa pinto. Hindi na niya pinakaabalahang ayusin ang itsura niya. Sa pag-aakalang si Lenny lang iyon. Ang telephone number kasi ni Lenny ay inilagay niya sa kanyang resume. Nakiusap siya rito na agad iparating sa kanya sa sandaling may tawag na para sa kanya. Agad na binuksan niya iyon at nanlaki ang kanyang mga mata sa lalaking na pagbuksan niya. Ito'y walang iba kundi si Sebastian Del Valle, ang CEO at chairman ng Del Valle Broadcasting Network na isa sa pinag-applyan niya. Sa pagkataranta niya bigla na lamang niyang naisara ang pinto at sumandal sa likod niyon. Anong ginagawa ng isang kilalang tao sa bansa sa hamak na bahay nila? Huminga siya na malalim para payapain na sarili. Kinakabahan siya dahil hindi siya sanay humarap sa ganitong kalaking pangalan. Noon lang nangyari na may prominenteng tao na naligaw sa lugar nila. Nang makabawi sa pagkabigla ay dali-dali niyang itinali ng goma magulong buhok. Wala na siya magagawa pa sa suot niyang pambahay dahil baka mainip pa sa kanya si Mr. Del Valle sa labas ng pinto nila. Wala siya maisip na konkretong dahilan para pumunta ito roon gayong hindi niya ito personal na kilala. Sa magazine, sa telebisyon lang niya ito nakikita. Ilang beses na tumikim muna siya
bago nanginginig ang kamay na binuksan ng pinto. Nahigit niya ang paghinga nang muli niya masilayan ang gwapo mukha nito. Mas gwapo pala ito at mas matindi ang karismang taglay nito sa personal. Bukod doon, tila ang gaan-gaan agad ng loob niya rito. Nakangiti ang mga mata nito at parang napaka-welcoming nang dating. It was definitely a contradiction of what the public had seen. Lagi kasing seryoso ito at tila hindi marunong miti kapag nakikita sa publiko. Hi! Bati nito. Hello, sir? Keming tugon niya, hindi niya alam kung ano ang pakay nito. Pinapasok niya ito sa hamak niyang tahanan at pinupuso po ang yari sa kahoy. Wala naman siguro itong masamang balak sa kanya dahil ano naman ang mapapala nito sa kanya o sa bahay nila. Nagpasalamat ito bago naupo. Lihim na tumaas ang isang kilay niya dahil tila wala itong pakialam sa masikip na bahay niya. Maging ang isinilbi niyang juice dito na kinanaw lang mula sa concentrated powder juice ay maayos din itong tinanggap gayong pupustasiya na laging freshly squeezed fruit juice ang iniinom nito. Tumikim muna ito bago nagsalita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang pakay ko. Wika ni Basti na nakangiti bagaman makikita sa mukha ng bahagyang nerbiyos. Sir? Tanging na sabi niya. Honestly, I don't know how to start. Pero mas makakabuti siguro na diretsahin na kita. Huminga ito ng malalim. We're cousins. Magkapatid ang daddy ko at ang daddy mo. Umawang ang mga labi niya sa sobrang pagkabigla. Tama ba ang narinig niya? Magpinsan sila ni Sebastian Del Valle? Pakiulit nga. Magpinsan tayo, Fakira. Magkapatid ang ama ko at ang ama mo. Ulit nito. Tila umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang pandinig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalim ang kanyang mga mata. Nagbibiro ka ba? Tanong niya. Nagtitimpi ng galit. Wala na siyang pakialam kung sino ang kaharap niya dahil tila sasabog ang dibdib niya sa galit. Kung nagsasabi ng totoo si Sebastian, ibig sabihin lang ito ay ang tiyuhin ito ng rape sa kanyang ina. Ang mga ganitong bagay ay hindi dapat ginagawang biro, Fakira. Kung ganoon ang tiyuhin mo ang nagkasala sa nanay ko, hindi niya napigilang magtaas ng boses. Perhaps in so many ways. Tumangutangong sabi nito. Pero sa maniwala ka't sa hindi, minahal ni Tito ang nanay mo. Pagak na tumawa siya. Minahal? Pagmamahal ba ang tawag sa panghahalay? At bakit niya ako tinalikuran na anak niya? Kumunot ang noon nito. I'm sorry pero sinasabi mo ba na nirape ng tito ko ang nanay mo? We have inconsistent stories here. Sa pagkakaalam ko, nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Right love at the wrong time maybe. Dahil nung makilala ni Tito Arnold ang nanay mo, ay kasal na siya sa iba. Nalaman ni Tita Elena ang asawa ni Tito Arnold ang bagay na yun. At katulad ng mga Del Valle, ay makapangyarihan din sa Cotabato ang angka ni Tita. Tinakot ni Tita Elena ang nanay mo kaya napilitan ang nanay mo na umalis sa Mindanao. Hindi yan totoo! Iyon ang kwento sa akin ni Tito Arnold bago siya bawian ng buhay. Hindi naman siguro magsisinungaling ang taong hinuhugot na ng huling hininga niya, di ba? At ang nanay ko ang nagsisinungaling ganun ba? Hindi makapaniwalang tanong niya pero tila may nagbubulong sa isip niya na nagsasabi ito ng totoo. Umiling ang binata. Hindi ko sinabi yun. I mean, paano pa natin malalaman ang katotohanan gayong pare-pareho ng patay ang mga taong involved? Maaaring sinabi ng nanay mo ang bagay niyon para hindi ka na magtanong pa. Tumulo ang mga luha niya. May punto ito. Totoo man o hindi, pinabayaan pa rin niya ako. Kagatlabing wika niya. Naalala niya mga pagkakataong kailangan niya ng isang ama. Ama na magtatanggol sa kanya at magtuturo ng maraming bagay. No, Fakira. Hindi niya alam ang tungkol sa iyo. Mahinang wika nito. Napatitig siya rito. Anong ibig mong sabihin? 3 years ago, na-involved sa isang car accident sina Tita Elena at Tito Arnold. Tita Elena was dead on arrival. Si Tito naman ay critical. He wished to speak with me alone. Paputol-putol niyang ikinuwento sa akin ang tungkol sa kanila ng isang babaeng nagngangalang Teresita Amerol. Hindi ko malilimutan kung gaano kaaliwalas na kanyang mukha habang nagkukwento. He was even smiling. Napulunok siya. Patuloy sa pagtulo ang mga luha mula sa mga mata niya. Nananakit na rin ang kanyang lalamunan dahil sa mga hagulhol na gustong kumawala. Hindi niya alam kung ano mararamdaman na mga sandaling iyon dahil sa totoo lang ay samot-sari ang mga damdamin sa kanyang dibdib.
On his final words, ipinakuusap niya sa akin na hanapin ang nanay mo para ihingi siya ng tawad dahil sa karuwagan niya. Mas pinili daw niya na hayaan na lumayo ang nanay mo. Dahil baka kung anong gawin dito ni Tita Elena. Kung ganun, paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Tanong niya kay Basti. Katulad ng ipinangako ko kay Tito Arnold, ipinahanap ko agad ang isang Teresita, Amerol sa mga PI. Medyo nahirapan sila dahil sobrang limitado ang impormasyon meron ako. Idagdag pang walang record sa NSO ang iyong ina. How did you find me then? Noong mag-apply ka sa DBN, napadana ko sa screening room. I heard your voice as you were doing your on-the-spot report. Nabighani ako sa boses mo. Nasabi ko agad sa sarili ko na may potensyal ka na maging isang newscaster. I don't know why I suddenly got interested with you. Kinuha kong resume mo. You just can't imagine. Nasyak ako na mabasa ko ang pangalang nakalagay bilang nanay mo. Huminto ito saglit. Nakikiramay ako. I learned halos kamamatay lang niya. Tumango lang siya. Ilang saglit na pinroseso niya sa kanyang isipan ang mga sinabi nito. Paano ka nakakasigurong pinsan mo nga ako? Pwede ako maging anak ng nanay ko sa ibang lalaki, hindi ba? It had been a month since your application at DBN. Sapat na panahon na iyon para masiguro ko kung ang nanay mo ang hinahanap ko at kung tama ang kutob ko na pinsan nga kita. First, we do the ABO blood group typing. Alam mo ba kung anong ABO blood group typing? Tumango siya. Yun ang paraan kung saan iminamatch ang mga blood type ng mga magulang at tinitingnan kung anong posibleng maging blood type na magiging anak. Mula sa ospital na pinagdalhan ng nanay mo, nalaman ko na type A siya. Ang mga Del Valle ay type B. Using ABO grouping, posible na maging anak nila ay may blood type na AB. Umawang ang bibig niya. Type AB ako, pero hindi sapat na basihan iyon para maniwala ako sa iyo. Of course, alam kong hindi sapat na ebidensya iyon, pero malaking tulong ang ABO typing para gawin ko ang next step, ang DNA testing. Dahil patay na si Tito, plano ko na ipahukay ang mga labi niya para kumuha ng DNA sample. Ayon sa research ko, pwedeng kumuha ng DNA specimen sa closest relative ng deceased person dahil halos magkapareho dumano ng DNA strands ang mga ito. Tinatawag iyon na avuncular DNA testing. Sa ganoong paraan, pwedeng malaman kung magkamag-anak ang dalawang tao. Sa father ko ang ibinigay ko habang sa iyo naman ay, well, may inutusan akong tao para kumuha ng hair strand mo ng palihim at kumuha rin ako sa daddy ko. Bukod doon, nagbigay din ako ng sarili kong hair strand para i-match sa'yo. It made the confirmation. You are my cousin, Fakira. 3 years later, bilang na ang oras mo, Fakira Amirol. Ibinaba ni Sebastian ang sulat. Sumandal siya sa backrest nang kinauupo ang swivel chair sa kabumuntong hininga. Nakadama siya ng pag-aalala para sa pinsan dahil pangatlong death threat na nito iyon sa kanyang bumabagsak ang mga sulat para dito dahil mahigpit ang bilin niya sa asistente Fakira na salaing mabuti ang bawat sulat na mayroon ng pinsan. Nasabi na niya ito tungkol doon pero tila baliwala lang iyon dito. Tuwing magpaparinig kasi siya tungkol sa pagkakaroon nito ng bodyguards ay tinatawanan lang siya nito. Ah, 3 taon na pala ang nakakaraan mula nang puntahan niya ito sa bahay at sabihin dito na pinsan niya ito. He loved his cousin. Gagawin niyang lahat para dito. Gusto niyang iparamdam dito na mayroon pa itong kapamilya sa katauhan niya. Besides, he owed it to his uncle. Naging mabuti ito sa kanya at mas itinuring pa nito itong ama kaysa sariling ama. Napabuntong hininga siya. Tuwing naiisip niya ang kwento ng tiyuhin at nanay ni Fakira, hindi maaaring hindi papasok sa isip niya ang isang partikular na babae. Katulad ng Tito Arnold niya, he had to let go a very special woman. Ipinilig niya ang ulo para iwaksi ang isiping iyon. Bagaman duda siya kung magagawa niyang alisin ang babaeng iyon sa kanyang isip. Dahil sa loob ng 12 taon, hindi ito nawaglit minsan man sa isip niya. Binuksan niya ang drawer ng executive desk at inilabas mula roon ang 2 sulat. The first letter was written in a scribble. Ang pangalawa ay mga ginupit na letra na pinagdugtong-dugtong lang. Ang pangatlo naman ay computer printout. Hindi tuloy niya malaman kung iisa ba ang may gawa niyon
Sa ayaw at sa gusto ng dalaga ay magtatalaga na siyang security para dito. Dahil mukhang hindi basta nananakot lang ang nagpadala ng mga iyon. Napatingin siya sa broadsheet na nasa ibabaw ng mesa niya. Lumawak ang ngiti niya na makita ang larawan ng isang sundalo doon. Bahagyang tumingala si Gabriel sa napakataas ng building ng Del Valle Broadcasting Network bago siya pumasok doon. Hanggang maaari ay ayaw niya maligaw sa lugar na iyon pero hindi niya mapahindian si Sebastian Del Valle, ang CEO ng DBN. Naging kaibigan niya ito ng first year college siya sa UP sa kursong Business Management. Pareho silang neophyte sa fraternity na sinalihan nila noon sa UP. Nagkahiwalay sila nang pagkatapos ng isang school year ay lumipat siya sa isang military school dahil na-realize niyang gusto niya magsundalo. Gayunpaman, hindi sila nawala ng contact ni Sebastian. It was yesterday when he received an urgent call from Basti asking him to drop by at his office. Hindi niya alam kung bakit siya nito pinapupunta sa opisina nito pero nasisiguro niyang hindi iyon isang casual meeting lang. Yun ang unang pagkakataon na pupunta siya roon. Binati siya ng mga gwardiya na naroroon. Hindi dahil kilala siya ng mga ito bilang kaibigan ni Basti, kundi kilala siya ng mga ito bilang isang Captain Gabriel Monteverde ng Philippine Army. Tinanguan niya ang mga ito bago tuloy-tuloy na tinungo ang private elevator na tanging si Basti lang ang gumagamit. Ito ang nagsabi sa kanya na gamitin niya yun. Hindi siya sinita ng mga gwardiya. Marahil, sinabihan ng mga ito ni Basti na anumang sandali ay magtutungo siya roon. Ilang sandali lang ay bumukas ng elevator. Bumulaga sa kanyang isang magandang babae na nahihinuhan niyang sekretary ni Basti. Sa pagkakatayo nito roon ay tila inaantabayanan nito ang pagdating niya. "Good morning, Captain Monteverde." Nakangiting wika nito. Hindi niya pinansin ang tila pagpungay ng mga mata nito. "Is Mr. Del Valle in?" "Formal?" na tanong niya. "Yes, my boss was expecting you. This way, please." Anito bago iminustra ang isang pribadong opsina. Nakalagay sa malaking pinto ang Sebastian Del Valle, CEO and Chairman Del Valle Broadcasting Network. "Thank you, I'll take it from here." Anya rito. Halatang nadismaya ito. Napilitan na itong umalis, pumasok na siya sa loob ng opisina. "Gab!" Nakangiting wika ni Basti na makita siya. "Basti!" Anya rito. Sinalubong siya nito. Agad naglapat ang mga palad nila at ginawa ang hand signal na gamit ng fraternity na kinabibilangan nila nung college. "I'm glad you came, Gab." Tinawagan nito sa intercom ang sekretary nito. "Miss Briones, I don't want any disturbance right now. Cancel all my appointments and hold the incoming calls. Kahit kanino pa yun galing." Iyon lang at ibinaba na nito ang intercom. Sa mabilis na tingin, ay pinasadahan niya ang eleganteng opisina ni Basti. Pero wala siya roon para i-appreciate ang kagandahan o kaelegantihan ng lugar na iyon. Naroon siya para alamin kung bakit siya pinapunta nito sa opisina nito. "Please take a seat, Gab." Wika nito at iminuwestra ang visitor's chair. Naupo siya roon. Nagpahanda ito ng dalawang tasa ng kape sa sekretary nito. Umangat ang isang kilay niya. Mukhang seryoso ang pag-uusapan nila. "Get straight to the point." Aniya, kilala siya nito. "He doesn't like beating around the bus." "Hindi ka pa rin nagbabago," komento nito. Hinila nito ang isa sa mga drawer ng file cabinet na naroroon. Isang folder ang kinuha nito at inilapag sa harap niya. "Take a look." Binuksan niya yun. Mga sulat iyon at binasa niya ang nasa ibabaw. "Your time is ticking. Vanessa Amirol, magtago ka na." Kung nagulat man si Gab ay hindi niya pinahalata. Malinaw na death threat iyon at kung hindi siya nagkakamali ay ganoon din ang nilalaman ng iba pang sulat. Sa tingin niya, alam na niya kung bakit siya pinapunta roon ni Basti. Kailangan nito ng tulong niya para siguruhin ang kaligtasan ni Fakira. Isa itong sikat na newscaster ng DBN. Rumored girlfriend din ito ni Sebastian. She was Basti's apple of the eye according to different newspaper. Napakaganda ng dalaga bukod sa matapang din ito, kaya hindi na siya nagtataka kung magustuhan nga ito ni Basti.
Anong kinalaman ko rito, Basti? Those were some of the threats Fakira was receiving, Gab. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng tulong mo. I need you to protect her until there were no more threats in her life. Bakit ako? Why not you? Balik tanong nito. You have the skills to protect her. Knowing how you work, alam ko na madali mo lang matatapos ang trabahong ito. Isa pa, alam ko na nakalive ka ngayon dahil sa injury mo na natamo mula sa bakbakan sa sulu. Don't ask me where I got the info. All I have to do is make a few phone calls. Nakalive ako sa loob lang ng 2 linggo, Basti. Hindi ko dapat ito sinabi kanino man pero may follow-up operation pa kami sa Mindanao. Totoong nakalive siya dahil sa injury niya pero minor injury lang iyon. Kinuha lang niya ang leave para makasamang kapatid niyang si Sandro habang nasa bansa ito. Isa kasi itong modelo. Gab, hindi ako hihingi ng pabor sa iyo kung hindi lang ako nag-aalala kay Fakira. Okay, marami akong pwedeng kuning bodyguards pero ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ng buo. Matamang tiningnan ni Gabriel ang kanyang kaharap. Gusto niyang umiling at pahindian ang kahilingan nito pero hindi niya mahanap ang kanyang boses. You owe me one body, remember? Wika ni Basti na marahil mabasa ang pag-aalangan sa mukha niya. That did it. Wala na siya magagawa kundi ang pumayag dahil tama si Basti. May utang na loob siya rito nang minsang iligtas siya nito sa isang fraternity war sa UP nung college days nila. Babarilin sana siya ng isang neophyte din ang kalabang fraternity pero maagap na nasa kululuhan siya ni Basti. Sinabi mo rin dati, naaalis ka na sa serbisyo at magtatayo ka ng sarili mong negosyo, hindi ba? Well, I'm here. I have the right connections here and abroad. I don't need any connection, Basti. Matabang na wika niya. Kakailanganin mo na connections ko. I'm telling you. Anito? Come on, Gab. Mahalaga si Fakira sa akin. At ikaw lang ang maaari kong pagkatiwalaan pagdating sa kaligtasan niya. He took a harsh breath. Tila desidido talaga si Basti na mapapayag siya para protektahan si Fakira. Mahalaga di umano rito ang babae pero bakit hindi pa nito pinapakasalan ng newscaster? Nagkibit balikat siya. Hindi na niya dapat panghimasukan pa ang parting iyon ng buhay ni Basti. Alam ba ni Fakira na kumukuha ka ng bodyguard para sa kanya? Lumuwang ang ngiti ni Basti. Marahil ay alam na nito na payag na siya sa trabahong iyon. No and please make it discreet. Ayaw niya magkaroon ng bodyguards. She's one stubborn woman. Umiiling, nasabi nito pero may pumpness naman sa mga mata. Kinuha niya ang kape at sumimsim doon. I wanted to know what my limitations are, Basti. Umangat ang sulok ng mga labi nito. Kumislap din ang mga mata nito pero hindi niya alam kung para saan. No limitations, Gab. Ipinagkakatiwala ko siya ng buong buo si Fakira. Just ensure her safety all the time. Alam ni Gabriel na matatapos ang trabaho niya sa sandali mahuli niya kung sino man may pakanan ng death threats. Kaya dapat niyang tutukan ang pag-iimbestiga niyon kung nais niya matapos agad ang trabaho niya. Dadalhin ko muna ang mga ito, Anya, patungkol sa death threats. By all means, tungkol naman sa bayad. Kalimutan mo ang tungkol sa pera. This is not a job but a favor. A return of favor. Putol niya rito. Natawa si Basti sa sinabi niya. Well, thank you. Oh, by the way, kumusta si Sandro? Fine. Always fine. Matipid na sagot niya. Saglit pa sila nag-usap bago siya nagpaalam dito. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.